Hidrotic Nation, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. In this video, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga dapat mong gawin ngayong merong crisis. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Okay, so itong mga isi-share ko sa inyo ay hindi lang para dito sa COVID-19 na crisis. Magagamit rin natin to sa any other kinds of crisis. So yung even though yung mga crisis na mas mababa yung level ng pagiging malala. Kumbaga, halimbawa, yung mga katulad ng, halimbawa, nawalang kabigla ng trabaho. So, paano yung magiging income mo, or nalagas yung grupo mo, or ano pa, bumaba yung income mo. Diba? So, yung mga ganong klase ng crisis na hindi naman kasing lala nitong COVID-19, coronavirus. This is a global pandemic. Buong mundo apektado. Buong mundo ay na-quarantine, nagpa-panic. So, hindi lang siya para dito, pero malaking tutulong lalo na ngayon sa nangyari dito sa atin, dito na lang sa Pilipinas. So, ano na yung mga dapat mong gawin? Merong tatlong klase ng zones na nag-exist ngayong meron tayong crisis. So, hindi lang para sa COVID-19, once again, para sa lahat ng klase ng crisis. Okay, so, ang first zone ay yung fear zone. Okay, fear zone is yung kung saan nandun yung mga tao na nagpa-panic, nag-share ng fake news, anything, every negative sinasabi, nagre-reklamo, lahat ng negative yun ang ginagawa nila. Okay, nasa fear zone, nag-hoard ng mga resources na hindi naman talaga nila kailangan, di ba? At kung ano-ano pang mga negative na gawain at thinking. So, fear zone, kasi ganun yung nagagawa ng takot eh. Diba? So, majority ng mga tao andun. So, next zone, kapag nakalabas ka sa fear zone, next zone is yung learning zone. So, sa learning zone, yung ikalawang zone ay nandun yung learning. Yan siya tinawag na learning. Ibig sabihin nun ay yung pagiging proactive. Proactive, ano yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong positive na gawin na may magandang maidudulot sa huli na ganito yung nangyayari? So, marami. Sabi nga, di ba, seek and you will find. Ano yung pwede kong gawin na ganito yung nangyayari? So, para sa inyo mga network marketers especially, improve by learning more, reading books, you know? Reading books, watching training videos, katulad nitong ginagawa nyo ngayon. So, congrats! Ang ginagawa mo na kagad yung isa. Improving yourself. Kung meron ka ng team, constant communication sa kanila, kamustahin mo sila, training sa kanila, provide ka ng training and motivation, posting something na makakatulong sa tao, like giving them hope, giving them inspiration, motivation. Kasi yun yung makakatulong eh. Diba, ikaw, nag-iisip ka na, wala ka na sa fear zone, nag-iisip ka na ng mga bagay na magiging productive. Pwede pa rin ako maging productive. Humanap ng paraan. Katulad sa amin, sa case namin, kasi kami nag-online selling din. Kasi hindi naman kami, even though I'm a network marketer, hindi ako puro recruit lang. Diba, hindi kami ganun sa ganun kumikita na paraan lang. Nag-sell kami ng products online. As of the moment, hindi ako nagkakamali. Sarado yung ginagamit namin ng courier, which is LBC. So, hindi nila to sponsored. Sarado sila. So, majority sa kanila sarado, or kung bukas man, delayed yung mga deliveries. Sobrang delayed dahil nga sa lockdown na nangyayari. So, instead na isabihin ko, di ba, sa mga leaders ko, sa mga members ko, sa team ko, sa admins ko, yung mga kung sa call centers para mga sales representative yung nagbebenta ng products na Facebook page admins ko na nagbibenta ng products para sa akin. Instead, sabihin ko sa kanila na tigil muna tayo, hintay na lang natin tumatapos, di ba? Hintay na lang natin maging okay ang lahat. So, instead na gano'n na sabihin ko, naghanap ako ng way, baka meron dyan na willing pa rin mag-deliver, baka may mga tao dyan na willing pa rin na, kasi meron at meron dyan, I'm sure, dahil nga, paano yung pangkabuhayan nila? Lalo na yung mga riders, paano yung pangkabuhayan nila? Diba? Meron pa rin dyan willing na gumora. Hindi ko alam ba't yung term na ginamit ko. Pero meron pa rin dyan mga tao na willing na go pa din na pagkakitaan. Kasi pwede naman nilang protektahan yung sarili nila against the virus. Eh. Basta gusto maraming paraan. Yun lang yung point ko doon. Pagiging proactive, basta gusto maraming paraan. So paraan, solusyon. Yun ang iniisip ko. Wala eh.
ano mo na eh, pahinga tayo. Hindi ako nag-iisip ng excuse na para tumigil, gumagawa ko ng paraan ng solusyon. Kasi lalo-lalo na para doon sa mga leaders ko, sa mga members ko, nagpo-provide ako sa kanila ng solusyon. Ipinakikita ko sa kanila kung paano mag-isip ang isang tunay at ang isang proactive at ang isang pogi na leader. So, yun. Yung pagiging proactive, yung pagiging effective, pagiging proactive na leader, pinapakita ko sa kanila. Kasi bilang leader, bilang pinakang upline ng team namin, iniisip ko din, syempre tinitingnan nila ako kung anong gagawin ko. Just imagine ko kung ginawa ko, nagpanik, nag-share din ako, nag-share ng mga fake news, 'di ba? At kung sino-sino mga taong may opinion tungkol dito sa virus, 'di ba? Kung puro ganun-ganun rin ang share ko na wala namang magandang maidudulot. Hindi naman ako makikita sa paggawa nun. Hindi naman ako makakapag-increase yung productivity ko sa paggawa nun. Hindi naman ako makakatulong sa paggawa nun. Salip ng ganun, puro ganun yung paggawin ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo, yun yung ginagawa ko. Share ako ng inspiration, nag-share ako ng something na magkakaroon sila ng hope, nag-share ako ng additional tips, strategies, anong gagawin nila sa ganitong crisis. Nasa sa kanila na kung gawin nila o hindi, basta ako yun ang gagawin ko. Kasi nga, lead by example. So, being proactive, nandun ka sa part na yun, iniisip mo kung ano yung pwede mong gawin na may magiging positive na result even ganito. Kasi meron kang pwedeng gawin. Seek and you will find. Number 3, third zone is yung growth zone. Yung growth zone, ibig sabihin na dito na yung gratitude at dito na yung growth. Yeah, hindi ako nabibiro. Ganun. Yun talaga. Andito na yung growth, andito na yung gratitude, andito na yung optimism. Actually, yung optimism, nandun pala yun sa zone number 2. Hindi ko na nabanggit. Kasi nga, yun, pag nagbibigay ka ng hope and inspiration, di ba? Optimist ka. So, tinitingnan, ibig sabihin ng optimism is, mas maganda yung word ng optimism kumpara sa ano eh, sa think positive. Di ba? Think positive usually kasi, di ba, kahit negative yung nangyayari, think positive lang. Medyo resistance ang tao pagdating dyan. Pero yung optimism is, hahanapin mo kung ano yung maganda sa pangit na sitwasyon. Parang mas maganda, kaya mas magandang gamitin yung term na instead na think positive, maging optimist ka. Okay, optimist. Maging optimist ka. Hanapin mo kung ano yung maganda sa pangit na nangyayari. So, dito sa growth zone is gratitude. No? Kapag ka, nandun ka sa learning zone, optimist ka, inahanap mo kung ano yung maganda sa nangyayari. Pagdating mo dito sa growth zone, since sinahanap mo kung ano yung maganda sa nangyayari, magiging grateful ka. For example, baka yung iba sa inyo iniisip, anong maganda sa sitwasyon na to? Bumaba ba yung ekonomiya? Ang dami na wala ng hanap buhay? Ang dami na kakasakit? Diba? Ang daming pangit. Yun na nga eh. Ang dami na nga pangit tas dadagdagan mo pa. Diba sabi ko lang kanina sa zone number 2, proactive. Ano yung maganda? Diba? Ano yung magandang pwede mong gawin na may magandang maidudulot sa huli? Ang dami na nga pangit tas dinadagdagan mo pa. Tapos magre-reklamo ka kung bakit ang pangit din ng buhay mo. Ikasalanan mo yun. Real talk. So, yun yung sinasabi ko. Pagdating sa growth zone, gratitude. Since sinahanap mo kung ano yung maganda sa nangyayari, nagiging grateful ka. For example, ganito yung nangyayari, puro pangit. Ano yung pwede kong ipagpasalamat, personally? Hindi airborne yung sakit, yung virus. So, ibig sabihin, hindi siya mabilis kumalat. Kung pag airborne, ibig sabihin, kumakalat sa hangin. Kaya kang mahawa sa hangin. Diba? This virus is, ano, people-to-people interaction. Person-to-person interaction. Droplets siya na ipapasa. Diba? Pag bumahin, umubo, tapos pumasok sa katawan ng isang tao, dun siya nakakahawa. Pag airborne, nasa hangin lang. So, ibig sabihin, pag ang isang tao bumahin, pwedeng kumalat sa hangin yun. At kung sino man nandun sa malapit na area, is pwedeng mahawahan. So, thankful ako kasi hindi siya airborne. Another thing na pwede kong pasalamatan is thankful ako kasi hindi nahawahan yung family ko. Thankful ako kasi meron pa rin internet, meron kuryente. Diba? Meron pa din kasi kung wala, my God, anong gagawin natin? Diba? Baka ako, kahit ako nagpapanik na rin. Anong gagawin ko? Walang kuryente, walang internet. Paano makikita nito? Eh, nandun yung income namin sa internet, sa kuryente. Kailangan namin ng kuryente kasi kung walang kuryente, wala din namang internet. Diba? Thankful ako kasi kahit pa paano yung government may ginagawa. Diba? Ayoko ng political debate, no? Huwag kayong makikipag-debate sa akin yan about sa politics. So, any kind of topics pwede natin pag-usapan. Huwag lang religion and politics. Okay? Ayoko makipag-debate kasi maraming tao yung feeling nila sila yung tama without even having the facts. Kasi feeling lang nila. Maraming tao ang entitled sa opinion nila. So, ayoko pag-usapan yung mga ganong bagay. Pero sinasabi ko kasi, nabibigay ako ng example. Kahit
kahit papaano is may ginagawang government, di ba? Kahit na yun, may palpak sila, hindi naman sila perfect, may ginagawa pa rin sila. Ano gusto nyo? Di ba? Palpak, pero may ginagawa pa rin, may mga mali pa din, may kulang pa din, or walang ginagawa. Absolutely wala. Wala silang pake. O, di ba? So, buti na lang, meron pa rin silang ginagawa. Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Kung yun lang yung hahanapin natin, seek and you will find. And at the same time, yung contribution. Ano yung pwedeng kong maitulong sa mga tao? Para sa akin, itong simple na to, ayaw kasing ano eh, ayaw kong ano. Pero, yun, nagdo-donate ako sa mga frontliners. Currently, nagdo-donate ako sa mga frontliners. Naghahanap ako ng pwedeng iba ko pang pagbigyan o pagdonitan. Kasi, kung hindi dahil sa kanila, sa mga bayaning frontliners, kung meron lang sakaling mga nanonood or may kapamilya ka na frontliner na ginagawa yung ganitong risky na trabaho, na yung buhay nila yung itinataya nila sa saludo. Salute, maraming salamat po sa inyo. Sobrang laki po ng ginagawa niyo, sobrang laking sakripisyo, kasi ako, hindi ko kayang gawin yun. Okay? Hindi ko kayang gawin, hindi, wala akong lakas ng loob para gawin yun, na yung maging frontliner. So maraming salamat sa inyo, sa kanila, sa kanila may mga nanonood or may family member ka na ganun. Kaya ako, naghahanap ako ng ways paano makakatulong sa kanila. So, yun, nag-donate ako kasi kaya ko naman. And another thing is itong ginagawa ko na videos, itong training na videos, instead na maparalisa kayo, sa halip na yung team ko lang yung turuan ko, yung team ko lang yung pag-sharean ko, di ba, ng dapat nilang gawin, is gumawa na rin ako ng public na video na pwede nyong matutunan, pwede nyong gamitin, nasa sa inyo kung gamitin nyo na. Kasi kumukonsumo ito ng oras ko eh, mas importante yung oras ko kaysa sa pera, kasi malaking pera ang binibigay sa akin ng oras ko. So, nagbibigay ako ng time and effort para gumawa ng ganitong klase ng video na wala naman akong hinihingin kapalit, wala kayong binabayaran, kasi pinapanood mo ngayon, libre. So, ito yung pwede kong i-contribute. Diba? Yung pagpo-post ko ng mga inspirational messages, pagbibigay ng hope sa tao, diba? Wala naman akong ano, wala naman akong ginagastos para doon. Diba? Pero, nakakatulong. Diba? Ano yung pwede kong i-contribute pag nandun ka na sa growth zone? Okay? So, yun yung three zones. Every time nagkakaroon ng crisis, maalin man dun sa tatlo kung nasaan ka. Ngayon, ito yung tanong. Comment mo dyan sa ibaba. Nasaan ka dun sa tatlong zones? So, hindi ko alam kung nasaan ka dun, pero I hope na nandun ka na sa second or third na zone. Okay? Hindi pa nagsisimula kung ano yung gagawin. Okay, in-explain ko lang sa inyo about dun sa tatlong zones. Okay? Kasi kung nandun ka sa first zone, kahit anong ituro ko sa iyo ngayon, wala, dito magiging effective, walang may tutulong to sa'yo. Kasi nandun ka pa rin sa panic, takot, paralyzed, di ba, puro negative, fake news. Walang mangyayari sa'yo kung nandun ka pa din, kahit panoorin mo to, walang mangyayari sa'yo. At hindi ka napunta dun sa ikalawang zone. Pero naniniwala ako na majority sa inyo nandun na sa second. Kasi nandun ka na sa learning zone eh, di ba? Inaaral mo na yung nagiging proactive ka na anong pwede kong gawin. Di ba, naghahanap ka na ng solusyon. That's good, congrats. So ngayon mag-proceed na tayo dun sa dapat mong gawin para maging productive ka pa rin even though may ganitong klase ng crisis. So, ito will be applicable whether ikaw ay online entrepreneur na din, network marketer ka na din, may business ka o wala, employee ka, or ngayon wala kang trabaho kasi ganito yung nangyayari. Applicable to para sa lahat, hindi lang to para sa mga networkers. No? Kung sakaling meron dyan nanonood sa inyo na hindi ka mga networker. Okay? So, tatlo yung isi-share ko sa inyo na pwede mo na kaagad gawin. Pwede mo na kaagad simulan para maging productive ka at pwede ka nang kumita kahit na sa online lang. So, number one is dapat mong gawin, lalo ngayong crisis, sumunod sa government. Yun yung pinaka number one, yun yung pinakang simple, pinakamadali at pinakang mabilis na dapat gawin is sumunod tayo sa government. Huwag na tayong maging pasaway kasi pag naging pasaway tayo, tayo lang rin yung maapektuhan. At pag nagkaroon ka kasi ng virus, hindi lang naman ikaw yung apektado eh. Di ba? Family mo at yung ibang tao na mahahawahan mo, sumunod na lang tayo. Number two, maghanap ka ng mga online opportunities na legal. Okay, online opportunities, may tangible products na pwede mong i-online sell. Any kind of products na pwede mong i-beta. Meron ako mga nakikita online seller na mga nagbibenta silang damit, sapatos, anything na pwede mong ibenta online. So sa case namin, nagbibenta kami ng mga health and beauty products. Okay, health products, ganyan. Now, ito yung isa sa mga misconception ng mga tao, maling mindset pagdating sa ganitong bagay. Kasi yung iba sinasabi na crisis na nga, iniisip mo pa is pagbebenta o iniisip mo pa is negosyo. Ito yung tanong ko. Crisis na nga. Wala ka pang ginagawa. Crisis na nga, ganyan pa yung utak mo. Kaya majority ng mga tao, miserable.
ang ginagawa lang pagreklamo kasi yun yung pinakamadaling gawin. Sa halip na gumanap ng solusyon. Eh, mga nandun sa zone number 1, di ba? Nandun sa fear zone. Di ba? Ikaw nandun ka na sa second zone, third zone eh. Diba? Nandun ka na sa learning, yung pagiging proactive, remember? Yung pagiging proactive na pagfo-focus mo sa solusyon, ano yung pwede kong gawin. Especially kung ikaw ay pamilyadong tao. Ako ay hindi pamilyang tao necessarily kung ang ibig sabihin nun is may asawa at may anak. Diba? Pero kasama kang girlfriend ko, family namin, ako yung breadwinner ngayon. Diba? Ako yung nagsusupport, ako yung nagbibigay ng lahat. Pagkain, supplies, lahat, lahat. So, kung ako, ganitong, isipin mo na lang, kung ang way ng thinking ko is ano, crisis na nga, tapos nagbibenta ka pa, iniisip mo ba yung negosyo? Kung pang loser yung mindset ko, diba pang mga talunan at mga miserableng tao, paano kakainin ng pamilya ko? Aasa ako sa government? Paano kung delay? Diba kasi meron akong parang nabasa sa news na may mga nadidelay, ang tagal makarating. Diba? Na-relief good sa na from the government or yung mga tulong na kailangan. May mga nadidelay. Paano kung ganun yung mangyari sa amin? Tapos wala akong ginagawa. Naghihintay lang ako. So, ano sabihin ko sa family ko? Hintay lang kayo ha. Konting tiis na lang. Gusto mo na kayo ha. Magutom mo na kayo. Kasi wala pa yung tulong ng gobyerno eh. Diba? Pang loser, pang tanga lang. So, yun yung klase ng maling mindset. Kaya huwag kayong makinig doon sa mga ganong klase ng tao. Kung pwede nyo silang i-block nyo na. Diba? Kung family member nyo, huwag naman. I-unfriend mo lang or i-unfollow mo pala. Diba? Or huwag mo nang pansinin. Diba? Kasi, ano? Kasi kung ganun ang isipin, lalo na kung pamilyadong tao ka. Diba? Ganun sasabihin mo sa pamilya mo. Magutom muna kayo ha? Kasi wala yung government eh. Wala nga saan eh. Tamad kasi ako eh. Kasi crisis na nga. Iisipin ko pa kung paano kumita. Ang katangahan, diba? Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun katanga. May mga ignorante talaga ng mga ganung klase ng tao. So, kung may mga kakilala ka na ganun, saan tabi mo sila? Lumayo ka sa kanila. Actually, hindi ka naman talaga malapit sa kanila kasi naka-quarantine tayo ngayon. Diba? Pero kung meron ka mga ganung kakilala, saan tabi mo na sila? Diba? Huwag kang makinig doon sa mga ganung tao. Kasi pansinin mo, diba? Yung mga ganung klase ng tao, tinan mo kung anong klase ng buhay meron sila. Diba? Tinan mo kung anong klase ng buhay meron sila. Tapos kung makikinig ka sa kanila, magiging katulad ka rin nila. Gusto mo ba maging katulad nila? Ganung buhay din, na puro reklamo. Di ba? Walang ginagawa. Di ba? So, loser. Pagiging loser mindset. Sa halip na gumawa ng paraan, gumawa ng solusyon na ginagawa, naghihintay ng himala. Di ba? Or umaasa sa government, tapos reklamo pa ng reklamo. Di ba? Alam mo yun. So, nagiging pabigat pa. Since, mahal ko yung family ko, mahal ko yung pamilya ko, gusto i-provide sa kanila, ayoko sila magutom. Gagawa ko ng paraan. Hindi ako gagawa ng dahilan. Ang pinakang malalang virus, mas malala pa sa COVID-19, is yung virus ng negative na mindset. Yun ang pinakang malala sa lahat. And ang good news, kahit na yun ang pinakamalalang virus sa lahat, ang good news, kayang-kaya yun magamot. May gamot para doon. At hindi physical na gamot yun. Ikaw lang din yung gagamot sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pag-a-apply dito sa mga natututunan mo sa akin, ginagamot mo yung sarili mo. So, ibenta mo lang yung mga pwede mong ibenta online or kahit anong pwede mong ibenta online, hanap ka ng ways or pwede kang mag-search ng mga online opportunities sa pwede kang ibenta online. Kasi hindi pwede na walang gagawin sa panahon ngayon, lalo-lalo na ganito yun nangyayari. Meron pa rin paraan. So, later on, meron akong i-share sa inyo about dito sa sinasabi ko. So, after nitong video na to, okay, pwede nyo gawin. Okay, meron akong ipaprovide sa inyo na video kung paano nyo siya magagawa. Okay, so, next, ikatlo, lastly, is magtipid. Yun yung isa sa pinakang, ano, kasi inisip ko yung, ano eh, itong ibibigay ko sa inyo, sabi ko nga, di ba para to sa lahat, hindi to para sa mga network marketers lang. Pwede mong gawin, is magtipid talaga. Huwag naman to the point na, ano, ha, na nagugutom na kayo sa pagtitipid. Huwag naman ganun. Yung kaya nyo tipidin. Huwag masyadong, lalo sa panahon yun, huwag masyadong gastos ng kung ano na namang hindi naman talaga kailangan. Necessarily, yung mga bilhin lang is yung mga dapat at mga kailangan lang talagang bilhin. So, yun. Kasi the more na nakakatipid ka, the more na may nadadagdag ka na income. Kasi yung natitipid mo, nadadagdag, hindi income, nadadagdag na pera para mas marami pa yung mabili mo ng mga importante na bagay. Okay, nakakat mo yung mga hindi naman talaga kailangan. So, yun, yung tatlo. So, to recap, number one is sumunod sa government. Number two is hanap ka ng online opportunities. Napaka-importante. Pagkakitaan mo online.
kasi hindi nga pwedeng lumabas eh. Nakakitaan mo online. And number 3 ay magtipid. Okay, magtipid. So, I hope marami kang natutunan dito sa training video na ito. And like mo kung nagustuhan mo at marami kang natutunan. Question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isip mo dito sa training na ito? Comment mo dyan sa ilalim. And pwede mo rin share sa mga teammates mo, mga members mo, friends mo, relatives mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. And tungkol doon sa sinasabi ko kanina, hanapin niyo sa description sa ibaba yung meron akong ginawang video kung saan matututunan mo kung paano mo magagawang kumita sa online selling, lalo na sa panahon ngayon na ganito yung nangyayari. Panoorin mo lang yung video na yun para yun na mag-explain para sa iyo kung ano yung ginagawa namin ngayon. So I hope maraming natutunan and nakapagbigay ito sa inyo ng value. Share mo to sa mga tao alam mo na matutulungan. Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!